okay lang yan kasi pinagitnaan niyo naman ako. Oo. Alam niyo ba, makakabay na ang dark chocolate. Yes. Ayan. Ay, nakakatulong daw para mabawasan ng stress. Yes. At labanan ang iba pang mga sakit. Totoo yan. Nararamdaman ko yan, lalo na pag medyo parang pagod ka. Uh-oh. Oh, instant boost, no? Pagka kumain ka ng chocolate. Particularly, Taumbahay. Yan. Yeah. Particularly itong dark chocolate na yan. Oh. At batay nga sa European research, ang mga taong kumakain po ng an ounce and a half of dark chocolate, about 200 calories worth, araw-araw, for 2 weeks, ay nakapagpo-produce ng less of the stress hormone cortisol. At ayon pa rin sa pag-aaral, feeling less frazzled or ano ka, hindi kayong aligaga. Mga abay. Cortisol causes a temporary rise in blood pressure. Mm-hmm. Ayan. Consistently high levels up your risk for depression, obesity, heart disease, and more. Ibig sabihin, malaki pa lang itutulong ng pagkain ng dark chocolates sa atin! Actually, aside from the calories. Huwag natin usapan. Kaya hindi naman everyday in a way. Kung mamimili na rin lang at kung may choice rin lang talaga, dapat talaga dark chocolate. Lalo na halimbawa for me, bawal sa akin yung milk chocolate. Oo, kasi may allergies ako. Kaya hindi dahil gusto ko siya, pero talagang paborito ko rin. Kasi mas gusto ko talaga. Hindi dahil gusto ko yung paborito yan. Gusto ko talaga yung chocolate na mapait-pait. Diba? Kesa yung matamis, na milky, o though masarap yun, eh, mas masarap para sa akin yung dark. Dark, ayan. Buti na lang mas healthy yun. May kasama mint. Pwede, pwede. Masarap din yan. Ayan. At, syempre, naman tayo sa lean protein. Mm-hmm. Pag-usapan natin mga tungkol sa mga lean protein. Lean protein will make you lean. Ano ba yung mga lean protein? Ano ba yung mga lean protein? Ito yung mga galing sa fish, sa egg, sa chicken, and low-fat dairies. Ayan. It promotes growth and sustain muscles like yung mga food na tofu, soy milk, yan. Yun naman, it offers phytoestrogen and provides solace from hot flushes. Ayan. Para naiiwasan natin. Lalo na doon sa mga medyo nag- yung mga candidate na for menopausal stage. Oo, yung menopausal. Nagkakaroon yun ng mga hot flushes. Ayan. Ako, yung mga edad na katulad ng mga edad ng iba. Ng mga iba dyan. Prone na kayo talaga. Dapat yan ang pinagkakain natin.